This is the Gupan's ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Pag ako mong sabihin radio, sabihin mo energy masamsamit. Coming to you live at the 4th floor, Duque Chongson Building, AB Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Energy FM Dagupan ay hindi lang po napapakinggan sa siyudad po ng Dagupan, but we are also heard sa entire province of Pangasinan. We are also heard coast to coast and globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang ating Energy FM Dagupan FB page na inyo pong ini-enjoy ngayon sa oras na ito. Kumusta po kayong lahat, especially sa 4 distrito ng Pangasinan. Kasama niyo na po ang inyong lingkod, Jay Uriles, sa isa na namang edisyon. This is the Thursday edition ng ating Tapatan ni Pangga 2022. This program aims to assist and educate our fellow Pangasinenses in choosing wisely comes 2022 elections. Ngayong araw na to, atin pong kakausapin, atin pong hihimay-himayin ang mga kasalukuyan at mga nagbabaka sakaling maluklok sa pwesto. Welcome na nga po sa Tapatan ni Pangga 2022. At ngayong araw, mga kaibigan, isang malaking karangalan na po. Atin pong mga kapanaya, mga kaibigan, three-termer barangay captain, punong barangay ng Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. At siyempre po mga kaibigan, dati ho rin siyang former Liga President of Mangaldan from 2010 to 2013. Ladies and gentlemen, we have Honorable Cap Rachi Abalos. Cap Rachi, kumusta po kayo? Okay lang po. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat, Sir Jay, at pinagbigyan mo ako dito sa inyo pong programa sa Energy FM. The pleasure is ours po, Cap Rachi Abalos. At alam ko matagal na rin ho tayong magkakilala. At sabi ko nga nung nakita ko po kayo, sabi ko naka-schedule pala kayo through one of our staff. Sabi ko, sige, matagal ko na rin hindi po nakita si Cap Rachi Abalos. So Cap Rachi, bago natin simulan ng ating tapatan ni Pangga, gusto ko muna ho kayong kumustahin. Okay naman, tayo po ay malusog at malakas. Tayo naman po ay hindi bata, hindi rin po ganun katanda. So, tayo po ay ready sa pagsilbi po sa ating pong mga kababayan, lalo na po sa 4 distrito. Sige po, sisimulan na po natin ang Tapatan ni Pangga 2022. Handa na po ba kayo, Cap Rachi? Yes, handang-handa na. Simulan na natin, mga kaibigan, ang ating Tapatan ni Pangga 2022. Pero bago pala makalimutan, mga kapangga, meron po tayong binibigay na time limit po sa ating pong mga guests. At alam naman na po ng ating makakapanayam, ang ating guests, ang ukol sa ating pong time limit. Meron po tayong 1 minute, meron din pong 5 minutes. At pag narinig nyo po itong buzzer na to, we move on to the next question. At hindi po ibig sabihin na hindi nyo po natapos ang oras, magtatapa po or magki-carry over po sa susunod na question natin ang atin pong tanong. Alright, yung oras po na hindi nyo naubos. So eto na po ang ating first tapat na katanungan, which deserves 1 minute. Isang tapat na tanong, sino po si Honorable Cap Rachi Abalos? Your 1 minute starts now. Ako po si Cap Rachi de Guzman Abalos, Tubong, Mangaldan po. Ako po ay 44 years old at ako po ay may asawa na at may 3 anak. Ang aking pong asawa ay si Mary Jacqueline Monique Tamayo Season Abalos from San Fabian. Aking anak po ay mayroon na po kong kolehiyo na nag-aaral po sa San Beda University at 2 po dito po sa Dagupan. Ako po ay nagtapos sa San Beda University mula elementarya hanggang kolehiyo. Ako po ay nakapagtapos ng marketing management doon po sa atin po sa Manila. After po nan po nakapag-aral, tayo po ay bumalik dito sa bayan ng Mangaldan para po asikasuhin ang ating maliit na negosyo ng pamilya. At naging barangay captain na po nito pong 2010, 2013 at former ABC president or Liga president ng bayan ng Mangaldan. Maraming salamat po sa iyong tapat na kasagutan. Hindi nyo na po nauubos yung 1 minute ninyo. Narinig ko yung tututo. Narinig nyo na yung timer natin. Alright, sa mga kapangga natin, gusto ko lang pong ipaalam sa mga kababayan natin sa 4 distrito na pwedeng-pwede ho kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa ating pong guest. And as early as now, meron na ho tayong 35 viewers and counting sa ating pong mga kababayan sa 4 distrito. Okay, this deserves 5 minutes, Cap Rachi. Ang tapat na katanungan ng inyong lingkod, ano ang mga nagpapalakas sa puso at isipan ng isang Cap Rachi Abalos na tumukbo bilang pong board member sa 4 distrito ng Pangasinan? Your 5 minutes starts now.
Alam mo, Sir J, mas lalo pong lumakas ang aking loob at nakita ko po na nito pong pinagdaanan nating pandemya. Nito pong tayo po ay na-lockdown. Alam nyo naman po, ako ay isa pong kapitan ng aming barangay. Kami po ay talaga pong binigyan ng malaking trabaho. Nung panahon ng lockdown ay tayo po ay inutusan ng ating pong national government na bantayan po ang barangay, ang munisipyo dahil po doon sa COVID na nangyari po sa atin. Nakita ko po ang epekto nitong pandemya sa ating pong mga bayan at barangay. Ang dami pong nawalan ng trabaho, nawalan ng nagsara ang mga negosyo. Dahil hindi po may iwasan ng ating pang mga negosyante, hindi na po na nila kayang ituloy ang negosyo kung hindi po sila makakapagpatuloy na magandang mga kung ano-ano man negosyo ang kanila pong napatayo. Ito po, nakita po natin personal. Dahil nga po tayo po ay nasa ground, tayo po ay nandito po sa baba, nakikita po natin at iba't ibang problema ng barangay. At naging Liga President din po ako, hindi po naputol ang komunikasyon ko sa mga iba't iba pong barangay captains, barangay kagawads, at tanod at beach dabalot mga kapamilya po sa iba't iba pong barangay. Tayo po ay nalalapitan at nakikita po natin na talagang dyan po ako nakita na kailangan ko po ituloy ang aking laban bilang board member po ng 4 distrito. Ako po, Sir J, lumaban na po nung nakaraan at hindi po tayo pinalad, pero kasama ko po dati ang ating pong incumbent Vice Governor Mark Lambino na talagang binuhos ang kanyang ang boto sa kanya. Kaya nung nanalo po siya, tuloy-tuloy pa rin po akong tumulong dito po sa aming bayan, lalo na po sa mga Karatig bayan po ng 4 distrito. Dahil po dyan, nakita ko po ang nakikita ko po na kaya ko pong ibigay ang aking kakayanan ng aking po ang aming pong pamilya, Sir J, almost 2 decades na pong nagtatrabaho o nasa public service. Ako naman po naging 12 years na po in service bilang pong barangay captain. So sapat ang tingin ko ang kakayanan ko at marami na rin po ako na-achieve sa aming aking pagsisilbi sa barangay. Pwede ko pong isa-isahin yan, yung mga na-achieve natin later on sa mga pagpapatuloy na pagtatanong nyo. At may sasabi ko, may explain ko kung ano pong mga naitulong at naipabahagi nating serbisyo sa ating pong bayan ng Mangaldan at lalo po sa mga bayan ng Sampabian, Manawag at San Jacinto, Sir J. Maraming salamat po, Cap Richie Abalos, sa iyo pong tapat na kasagutan sa ating second tapat na tanong. Ngayon naman po, simulan natin ang ating pong another 5 minutes, pero bago ko i-dish out yan, gusto ko lang po munang tignan po yung mga pumapasok muna, mga pagbati sa inyo sa ating pong text line. Sabi dito, good morning po sa inyong lahat from Selly Sindanya. Thumbs up para sa iyo, Cap Richie Abalos. Good morning, Cap Richie Abalos. Valdez QTQT. Go, go, Cap Richie Abalos. Talagang may hearts-hearts pa na nakasmile. And Sally Sandanya, morning po sa lahat, lalong-lalo na kay Richie. And Cap Richie will surely be supported by the people of San Jacinto from Sirzes Quiros de la Peña. Ayan, okay. You may share po ang atin pong tapatan ni Pangga 2022 sa mga kababayan ho natin ho dito sa 4 distrito ng Pangasinan. Okay. Ngayon po, Cap Richie, bibigyan ho natin kayo ng another 5 minutes sa isang tapat na katanungan. Isang tapat na tanong. Ano ang plataporma na nais mong ilatag sa mga mamayan mo na tumatakbo po dito basically sa 4 distrito sa pagtakbo nyo bilang board member? Ang iyong tapat na kasagutan, Cap Richie, ngayon na. Salamat po dyan sa inyong tanong, Sir J. Ano? Alam mo, bilang pong naging, ito pong naging problema natin sa pandemya, kami po ang sinabak po sa itong problema ng ating pong COVID-19 sa barangay. Tayo po ang nagbantay kung ano po ba ang nangyari. Ang dami pong hindi pinalabas, ang dami pong nawalan ng trabaho. Siguro po pag tayo po ay nabigyan po ng pagkakataon at magsilbi bilang 4 distrito, ito pong eksperyensa natin. Tututukan po natin kung paano po makakabalik ang ekonomiya ng bawat barangay at bawat munisipyo sa 4 distrito. Ilalaban po natin sa ating pong probinsya
na paano po magkaroon ng master plan na matulungan po itong mga nawalan ng trabaho at nawalan ng negosyo. Lalong-lalo na po, siguro alam niyo yan, Sir Jay, in terms of ating tourism, sa ating pong nawalan ng mga entertainers, waiters, at yung mga resorts at hotels na ang laki pong epekto sa kanila. Siguro po ito pong 2022, sa susunod na ilang taon po, Sir Jay, hindi po natin inaasahan na ito si COVID totaling mawawala. Marami pong nagsasabi sa eksperto na ito pong COVID kasama na po sa ating buhay. Kaya po tuloy-tuloy po ang siyensya na maglalabas po. Ngayon po meron na po tayong bakuna. Tuloy-tuloy po tayo magpabakuna dahil based on history, nung nagkaroon po ng pandemya ang flu, pandemya ng polio, pandemya ng measles, ang nagpa-ano po niyan, yung pagpapabakuna po. Yun po ang naging kasagutan. So mas lalo po ngayon dahil ang ating pong siyensya ay mas maganda na po kaysa ngayon. Kaya lang mas marami namang tao ngayon sa buong mundo. Dahil ito pong problema na to ay isang worldwide problem. Tayo po isa sa third world country, sa masamang palad. Pero pinipilit po natin na makasabay dito po sa problema na to. Kaya pong tayo po ay pagkabibigyan ng pagkakataon, Sir Jay, tututukan natin ang paano po makabawi. Kasi po pag meron pong negosyo at meron pong trabaho, madali na po pag nagkaroon po ng problema at may nagkasakit sa pamilya, kaya po nilang pagamot ang mga kanilang kapamilya. Number two po, sana po sa health services po ng probinsya, narinig ko po ang interview nyo ng kaniya kay Dr. Ana, gaganda po ang mga programa. Pero ito pong pandemya na ito, naging iba po ang landscape ngayon po. Mas dapat pong bigyan palalo ng pansin itong problema sa COVID dahil napansin po natin ang hospital, Sir Jay, noong pang before COVID-19, puno ang hospital natin sa mga private at public. Experience ko po yan bilang kapitan, nagpupunta po tayo ng hospital, nasa corridor po ang mga pasyente. Nasa emergency room, wala po, nag-iintay po ng kwarto nila. Ganon din po sa mga iba pong Region 1, San Carlos, lahat po ng mga community clinics. Puno po. Wala pa hong COVID yan. Nung nag-COVID, mas lalo po nagkaroon ng problema sa ating hospital bed capacity. Siguro sa pagdandar ng panahon at bigyan niyo po ako ng pagkakataon with our Aguila team, with the help of our sana po pagbigyan niyong Governor Monmon Guico with Vice Governor Mark Lambino pag kami po ay nagkasama-sama, ipopropose ko na magkaroon po ang probinsya ng malaking capacity na matugunan itong klaseng sakit ng COVID na para po nakahiwalay na po sa atin, sa ibang mga ospital tulad po ng San Carlos or Region 1, ilipat na po sa isang solo at tututukan po itong COVID. Kasi hindi natin po alam, sabi ko nga po ng mga eksperto, diretso pa po ito na mangyayari, na medyo pa po tayong mag-iingat pa rin po tayo, magpe-face mask pa rin tayo para po yung mga may ibang sakit sa ospital ay matutukan po. Kasi nangyari po, sinasara po yung ibang departamento ng ospital dahil sa COVID. So paano po yung may mga ibang sakit, may dialysis patient, may sakit sa puso, may cancer, dahil sila po ay or may problema po, hindi sila basta-basta po ipasok sa ospital, lalo na po baka madapuan sila ng COVID, mas madali po sila magkakasakit. So ang proposal po natin, yung ekonomiya, tulungan, piliplanuhin para makabawi lahat ng negosyante, makapagtrabaho at another hospital para po sa COVID. Magandang maraming salamat po, Sir Jay. Thank you very much po, Kap Richie. Hotan ni Bangga 2022. Makto lang. So 5 minutes po ni Kap Richie Abalos. By the way, I'd like to inform you po, no, na meron po tayong text lines na nakikita niyo po sa atin pong FB Live. 0912-782-5884 at 0955-976-444. Pwede nyo hong ipadala ang inyong mga questions dahil po ang atin pong guest ngayon, nag-usap na ko kami kanina, pasok-usap, sabi-sabi, no holds barred, Sir Jay. Okay tayo dyan. So, sa mga kababayan natin, baka may katanungan po kayo na gusto nyo pong itanong sa atin pong guest na si Honorable Cap Richie Abalos ng 4 distrito ng Pangasinan na tumatakbo po bilang board member. Ngayon po, sa susunod na tapat na katanungan natin, this deserves 5 minutes.
Mga kapangga, ang trabaho po ng board member ay legislative. Ibig po sabihin yan po, hindi po sila executive. But we cannot do away na itanong po itong mga katanungan na to sa mga kapangga natin na kagaya po na tumatakbong pong board member sa puso at isipan ng mga mamayan na niluklok po natin sila sa kanilang posisyon, ano po ang magagawa nila. Isang tapat na tanong, ano ang bagay na sa tingin mong paghanda na dapat mong gawin at sa oras ng kalamidad sa 4 distrito ng Pangasinan pagdating sa kalusugan, sa COVID-19, trabaho, edukasyon, maging ganoon na rin po sa krimen. 5 minuto lang po ito, Kap Richie. Ngayon na. Alam mo, Sir Jay, marami akong maisasagot dahil ako po ay isang barangay captain for pangatlong termino at naging Liga President. Sabi nyo, pang mayor ang tanong. Pwede rin po kasi ang mga barangay captains po ay executive din po. At parehas po niya, legislative din po kami. Kami po ay nagmamahala ng aming barangay at nag-aasikaso ng bawat tao sa barangay. Pero kami rin po ay nagpapasa ng mga ordinansa. Resolusyon. So bilang ako po ang magiging, ako po ang legislative, tinatawag na yung po baga vice mayor, ang lumalabas po noon. Pagka kung po yung nagsesession, yung po yung presiding officer. So ganun po ang trabaho namin. So doon sa tanong nyo, kung paghahanda doon po sa kalamidad, ginagawa na po natin yan sa ating pong barangay. Dahil kada po, alam naman po natin ang probinsya ng Pangasinan at lalo na po dito sa ating area, sa 4th District, medyo lagi pong tinatamaan ng bagyo. So, lagi po tayo nakahanda. So, dapat po proper training ng mga kasama, equip po sila sa mga kagamitan, yan po dapat ang tignan. At lalo po nakahanda po lagi ang mga pamimigay. If ever po nagkaroon ng masasalanta, lahat po sana mabibigyan ng immediate response or ng kanilang tulong. Pa kasi lalo po pagka nabagyo po, wala pong trabaho, wala pong makakapasok. Marami po sa kabarangay natin, no work, no pay. Marami po yan. Ang mataas na percentage po niyan, pag hindi po sila nakatrabaho, wala rin po silang iuwing pagkain. Kaya po pagka medyo po may sakuna or may meron pong bagyo, kung ano man ang ating kalamidad na dinadaanan, automatic po na meron po tayo na ibibigay kaagad sa ating mga kabarangay. So dapat po, sana po pag ganyan, na panahon na tayo po napagbigyan ng ating mga taga 4th District na tayo pagbigyan maging board member. Dahil po sa experience na yan dito po sa ground, yan po ang ilalaban natin. Kasi nakita ko po mismo sa aking mata at ako po mismo na-experience ko ang hirap ng buhay dito sa baba. Kaya po, pag nandyan na po tayo sa taas, alam ko po na kaya ko pong ibigay ang dapat para sa mga tao. Dahil pinagdaanan ko po. Ibang-iba po pag pinadaanan nyo, pinagdaanan, masasabi nyo through your heart, your mind and heart and soul, mailalaban nyo po dito sa ating probinsya para po matuunan ng pansin ang ating mga kababayan. Lalo na po na sa paghahanda ng kalamidad. Sa COVID-19, wala naman pong nagsasabi na hindi tayo nagtrabaho dahil talaga pong binantayan natin. Alam niyo po sa barangay namin, Sir Jay, kami po ang unang barangay na nung panahon ng, kailan po ba yung panahon na nag-surge tayo last year, is around August or September. Tayo po ang unang barangay na mayroong sarili pong supply ng oxygen. Dahil po nakita natin ng hirap na marami pong nangangailangan ng oxygen. Hindi ko po inintay na sa barangay ko po may manghihingi or manghihiram dahil alam ko sa hirap ng buhay. Tayo po ay inisyatibo na natin na kumuha ng sariling supply ng ating oxygen tank na para po pagka may nangailangan dun sa ating kabarangay, naibigay na po namin. At pwede ko po, masaya ko po rin sabihin sa inyo, proud to say na yung aming pong mga oxygen tank ay naipahiram ko po sa ibang mga kasama kong barangay captain. Dahil sa aming pong munisipyo, through the leadership of our Mayor Marilyn De Guzman Lambino, meron po silang mga naka-reading, ang dami pong na-reading mga tanke, pero hindi pa rin po sapat dahil sa dami po ng nag-surge, na nagkasakit at that time, kailangan po magtulungan from the LGU to the barangay. Hindi po pwedeng hindi magtulungan, lalo na po sa pandemya. Hindi po tayo pwedeng magsisihan. Tayo po ay gumalaw, kumuha ng sariling tangke at napahiram po yung ibang barangay at ibang mga kasama natin sa bayan ng Mangaldan. At nung panahon po ng COVID, sasabihin ko na rin po,
nung panahon ng March 2020, na lockdown po tayo. April po, lockdown pa rin po. Napapagbigay na po kami ng face mask sa iba't ibang bayan na para sa mga kanilang frontliner. Kasama ko po ang Secretary Raul Lambino at si Vice Governor Mark Lambino na nagmigay noong April 2020 para pong unang ayuda o tulong para sa mga frontliners natin sa ating pong kababayan sa 4th District. Maraming salamat po, Kap Richie Abalos, sa iyong tapat na kasagutan. Meron pa sana ako. Actually, meron ka na lang 5 seconds nung bigla kang bumitaw eh. 10:40 ho ng umaga, mga Kapangga. So, sasabak ko tayo ng konti sa iba pang mga katanungan. Pero bago yan, eh, gusto ko na munang i-check yung ating pong fan page na mga bumabati sa'yo. We are now at 57 viewers. Solid kami, board member Richie Abalos from Marisa Carrera de Vera. And all the best, BM Cup Richie Abalos, and applause. All right, well said, Cup. Ayan. Two hearts for you. Dito lang kami, supportado kayo, Cup, from Manuela de Vera Urbano. Good job, Cup Richie, from Walter Carino Permison. Okay, Cup Richie Abalos, surely you will be supported by the people of San Jacinto, from Serges Quiroz de la Peña. All right, Sally. Good morning po sa lahat, lalong-lalo na Cup Richie Aida Villanueva. Check pa natin iba, maraming pong mga pumapasok. Eh. Go, 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 Cup, from Rosemary Samin Amante. And Rosemary, sabi, hi po, Cup Richie, from Raven Jewel Sotilo. Alright, tama ba? Sotilo, tama. Go, sir, we support you, Cup Richie Abalos, from Amir Yawasga. Binaligtad. Ayokong bumasa ng mga baligtad na pangalan, pero nandito sa Agsaway. Siguro yan, tama. Rema. 42 minutes past the hour of 10 o'clock. Simulan ho natin ang next na tapat na katanungan, and this deserves 1 minute lang po, Cup Richie. Okay. Ang sabi dito sa ating tapat na tanong, ano po ang masasabi nyo sa no bakuna, no sakay policy? At no bakuna, no labas policy po na pinalabas po. Siyempre, yung sa DOTR, nilabas po yan eh. There is a domino effect, surely, sa probinsya ng Pangasinan. At ganoon na rin po sa mga mamamayan natin dito sa 4 distrito ng Pangasinan. Ang iyong tapat na kasagutan, ang iyong komento, 1 minute, ngayon na. Salamat, Sir Jay. Alam niyo po, ang purpose po siguro ng ating gobyerno para po makonvince po ang mga taong bayan para po magpabakuna. Wala pong problema doon. Ay, ako ay suggest magpabakuna, magpabooster, dahil yan po ang talagang dapat na gawin. Narinig ko po sa kanina sa news na 19% po ng lahat po ng nabakunaan ay hindi po tinamaan or nakarecover po kaagad. Yun po ang nakita natin sa Okta Research po na nabasa natin kanina. So, magpabakuna po tayo, magpabooster tayo, dahil yan po ang ating ano. Pero po, alam niyo po, may mga tao po kasi na hindi po talaga pwedeng bakunahan, Sir Jay, dahil meron silang comorbidities, hindi po sila pwedeng basta-basta bakunahan. Siguro, bigyan natin po siguro ng paano pong sistema na ito pong hindi po na napagbibigyan na pwedeng gusto magpabakuna pero hindi pwede dahil sa kanilang kalagayan, dahil pag po sila ay binakunahan, baka po sila ay lalong pong dahil hindi po kaya ng kanilang katawan. So ako po hindi po ako masyadong pabor, pero kailangan lang po na i-regulate natin mabuti sa mga lalo pong may mga sakit. Gusto ng pabakuna pero hindi po kaya ng katawan. Maraming salamat po, Cup Richie Abalos, sa iyong tapat na kasagutan. Next tapat na katanungan. Kung ikaw nga po ay mahalal bilang board member po sa 4 distrito ng Pangasinan at ang mga kapartido mo ay hindi po pala rin, kung sakali sa puro kabilang partido nyo po ang pinalad at nanalo sa nalalapit na May 9, 2022 election, isang tapat na kasagot at katanungan which deserves 5 minutes, ang iyong sagot ngayon na. Sir Jay, alam niyo po, based on akong experience ko po nung ako po ay unang naging kapitan, lahat po ng mga hindi naman lahat, may mga kasama po ako sa konseyal ng barangay na hindi ko naman po kasama. May ugali po tayo na tayo po ay nagtatrabaho hindi para sa kasama natin. Tayo po ay nagtatrabaho para sa taong bayan, para sa mga taga-barangay. So, ang ginawa ko po ay
tayo po'y magtulungan. Sabi ko, magsama-sama tayo. Dahil ito po, hindi ito pang personal na gain. Ito po ay, kung tayo po ay mag-aaway-aaway, hindi magkakasundo. Ang unang-unang pong pinagdadamutan po nyo yan ay yung mga tao. Pinagdadamutan nyo sila ng tamang serbisyo dahil pag kayo po'y may alitan at hindi nyo po pinagbigyan ang bawat isa para makatulong dahil nga ikaw ay, tawag nito ay hindi magkapartido. Dahil po sa akin ang eleksyon, parang eleksyon lang dapat. Pagdating na nakaupo na po kayo, time for public service, time for the people. Pakita nyo na kayo po ay, ako po, panghili ko po, manligaw na mga kasama eh. Pag hindi gusto, ligawan ko pa ng ligawan para po sumamas po siya sa pagbibigay ng tamang serbisyo. Para po makita niya na wala po akong papanigan. Ngayon po, kung hindi po kami papalarin, katulad ng mga kasama ko, kunyari, hindi po ako po ay sana po pagbigyan at hindi po nakapagbigyan yung mga kasama natin. Ganun pa rin po, tayo po ay magtatrabaho para sa tao at kung ano man ang nasa isip at puso ng ating pong mas manas sa taas sa atin, tayo po ay makikilahok at sasama po at sa mga tamang programa at tayo po'y makikipag-usap. Hindi po yung pwedeng wala ng pansina dahil ibang partido. Hindi po pwede yon. Pag ginawa nyo po yon, ginawa po natin yon. Ang ginawa po, kalaking kasalanan po sa mga taong bayan. Lalo na po dito sa probinsya ng Pangasinan. Dahil ang pinagsisilbihan natin, hindi po ang sarili namin bilang pinaupo nyo, or sila, dahil ang pinagsisilbihan natin, kayo po dito po sa probinsya ng Pangasinan, dyan po sa 4 distrito ng ating pong bayan ng Mangaldan, San Jacinto, Manawag at San Fabian. Yan po ay para sa inyo. Huwag po tayong, kung ako po pagbibigyan, kung sino man ang makasama ko, buong puso ko pong itutulong ang programa at ang aking isip, ang aking oras para sa probinsya, para sa tao. Meron ka pa hong oras? Baka gusto. Sige lang po. Pwede pa naman. Ganon din po, kung sino pong maging ano, pero naniniwala po ako, ito pong mga bagong kasama ko po. Si Congressman Monmon Guico ay alam ko po na makakasama ko dito sa susunod na 2022 dahil alam ko po, siya po isang progresibong leader, kasama po ni Vice Governor Mark Lambino. At lalo po, nabanggitin ko na rin po, ang kasama ko po, ang matagal na pong kasama ng father ko hanggang ngayon, kasama ko po ang Abono Party List. Eh kami po ay makikisama kung sino man ang aming magiging kasama dyan sa probinsya ng Pangasinan para po sa kabutihan ng buong probinsya ng Pangasinan. Okay na po kayo, Caprici? Okay, let's proceed na po sa atin pong No Holds Bar. Panibanga 2022. Para sa kaalaman po ng lahat, mga kapangga, pag sinabi po nating no holds barred, anything under the sun, nakatanungan nyo po, welcome po ng ating guests. Okay? So, ang text lines, by the way, I'd like to thank Water Market Kalasyao sa atin pong tubig na iniinom po ng ating mga guests ngayon. Salamat po, Sir DJ. 0912-782-5884. Let me reiterate that. 0912-782-5884 at 0955-976-34. Increasing, we are now at 65 viewers. Sige lang po, keep on sharing mga kababayan natin sa 4 distrito ng Pangasinan. And before we have the No Holds Barred, I'd like to let you know, mga kapangga, that the views and opinions of the guests do not necessarily reflect of the host, views and opinions of the host, the station, and the network. Furthermore, the views, opinions, and insinuations of the host and our guests do not necessarily reflect of the host of the show, the network, and the company. So, eto na po. First, tapat na question, but by the way, no holds barred na po to. Ibig sabihin po, wala na tayong time limit. Pag narating po natin alas 11, mag-end na yung show natin. So, Cap Richie, ito pagkakataon po nga sagutin yung mga katanungan niyo po. Question from a texter 1365. Anong support po ang pwede niyong ibigay po sa mga LGBTQ I+ at not budget kasi... No budget kasi pandemic. Okay. Pero sir, ano po kaya yun, Cap? Napaka... Kasi na siguro yung nagtanong na yan dahil alam po nila na ako po ay isa pong tumutulong sa kanila. Noong paman, hindi ko naman po inaano yan na kumbaga dinidiscriminate dahil meron din po akong kapatid na nasa grupo na yan.
So alam ko po ang nararamdaman nila. Sa kasamaang palad po mga kasama, dahil nga dito sa pandemic na ito, wala po tayong mga budget, wala pong programa, walang fiesta. Sabi ko nga kanina Sir Jay, yung tourism natin eh, naging problema yan dahil wala pong dumadalaw sa atin. Dahil bawal po tayong tumawid-tawid sa bawat probinsya. Ang laki pong ekonomiyang nawala, lalo na po sa mga kasama natin. Ang dami pong mga kasama natin, Sir Jay, na mga sa LGBTQ na makagaling po, mga artist po yung mga yan. Ha? Magaling pong gumawa ng mga programa, gumawa ng mga events, dahil sila po ay mga masisipag at mga very artistic. Siguro po pag tayo po ay pinagbigyan ng pagkakataon bilang 4th District, nabanggit ko na po kanina nung unang sinabi ko, na tayo po ay magawa ng plano, paano po mabigyan ng tulong yung mga nasa entertainment, kayo po na nasa LGBTQ, marami po kayo na tumutulong para sa mga tourism. Sila po ang nagdi-design po, marami pong designer po ng mga plaza. Alam niyo po yan, Sir Jay, sila po ang nagkasama natin sa mga street dancing. Kasi po, Sir Jay, ako po ang unang first pindang festival chairman ng aming bayan noong 2013. Tayo pong unang nagano niyan, nag-asikaso niyan, nag-ayos niyan. Kaya po, after ng 2013 na tayo naging chairman, tuloy-tuloy na pong sineselebrate ang pindang festival. So yan pong mga festival, isa po yan ng mga inaantay ng mga kasama natin, ng LGBTQ. Hindi lang po sa bayan nila, dumadalo po yan, lumalaban po yan, rumarampa po sila sa iba't ibang bayan. Huwag kayong mag-alala, mga kasama natin dyan. Kayo po ay pagbibigyan natin ng pagkakataon para po maibalik ang inyong pong sigla. Dahil mag-promote po kayo na magpabakuna sila ng magpabakuna. Dahil kayon po ang ating kasagutan. At siguro po Sir Jay, iano ko na rin po na sana po ilalaban na rin natin sa ating probinsya na dapat mayroon pong libreng gamot para sa mga nagko-COVID po. Kasi marami pong nagko-COVID na walang pambili ng gamot, lalo sa mga severe cases. Sa ibang bayan po, sa Maynila po, meron na po yung tinatawag na gamot na Remdesivir, Paxil, ano ba yung isang gamot, dalawang tatlong gamot na binibili na po ng mga LGU na pinamimigay po ng libre. Siguro po, baka pag tayo pagbibigyan, baka sa susunod na ito pong tayo po yung makaupo, ipipilit po natin na iplano, maibudget sa bawat LGU na mabibigyan ng gamot para sa mga magkakaroon po. Kasi ito pong COVID, mga kasamang LGU, nakasama na po natin ito eh. Talagang medyo matagal-tagal pa ho na tayo po ay nandito. Pero tayo po na ang mag-a-adjust. Magpapasalamat tayo sa siyensa dahil parating na po ang mga gamot. Nandyan na po, kailangan lang po na maging active at alert ang ating probinsya para po mabantayan, para yung mga magkakasakit, hindi na po sila mamamatay, hindi na po sila mahirapan, at mabigyan ng gamot na libre dito po sa COVID. Para pong ngayon po, Sir Jay, kung nalaman natin, ang DOH namimigay po ng libreng bakuna ng flu, namimigay ng gamot ng mga para sa ibang mga libre, ito pong COVID, sana po isama na natin na budget para yung mga nagsisibir. Kaya mga LGBTQ, huwag kayong mag-alala at ilalaban namin kayo at isasama natin kayo sa plano ng paano po kayo makakabangon ulit dito po sa ating pandemyang nararanasan. LGBTQI, nako, nakita nyo naman ang suporta sa inyo ni Kap Richie Abalos. Ang mahal na mahal ko yan dahil pag meron po kasi tayong sariling sound system, Sir Jay, kaya pinahihiram natin sa kanila pag meron silang programa. Kaya po nabanggit yan. Yan. Okay, texter 3916. Good morning, Cap. Tanong ko lang po, bilang kayo po ay naging kapitan ng ilang termino, may holiday at oras lang ang pagsiservisyo ng kapitan? Ay, wala po. Wala pong holiday. Wala. Open po yan. Kumbaga sa open line kami sa pagsisilbi. Dahil alam nyo naman po, mayroon din tayong negosyo at may pamilya. Pero pag sinabi pong tinawag po kayo sa barangay, kaya kailangan mabilis pa kayo sa alas 4 sa pag-ano. Kaya lang, may mga kasama ka po na mga barangay kagawad na kaantabay, katulong sa pagbabantay at pagsiservisyo sa barangay. Kasi po, hindi naman po kakayanin ng barangay captain lahat ng problema. Kaya nga po, sinabi ko kanina, nanliligaw po ako ng mga kasama dahil yung panliligaw na yon ay para sa puro sa kabarangay, para po makapagsilbi kami ng sama-sama at tulong-tulong sa barangay. Kap Richie from Texter 763, kayo lang po ang tumatakbo po
na board member na taga Mangaldan. Ano sa tingin ninyo ang lamang ninyo sa iba pang mga bayan na tumatakbo po bilang board member ng 4 distrito ng Pangasinan? Ito po, siguro ang lamang ko na nakapag-practice na ako nung last election. Kasi last I ran for board member na po, last election. Kasama po si Vice Governor Mark Lampino na sinry ko na pong lumaban. Kalabang ko po yung dalawang incumbent. Konting kembot nga, sabi nila, Sir Jay, muntik na. Pero sabi ko nga, ang kalamangan ko po siguro, dahil alam ko po ang bayan ng Mangaldan, ay gustong-gusto na rin po na magkaroon ng sariling board member nila. Kasi Sir Jay, mga dalawang dekada na mahigit na wala pong board member ang taga Mangaldan. So dalawa naman pong board member yan, baka pwede pong pagbigyan ang serbisyo ng isang taga Mangaldan para sa 4 distrito. Dahil ang ating namang bayan ng Mangaldan, isa pong isang Class A municipality. Through that Class A municipality at ang ating eksperyensa sa pagsisilbi sa ating bayan ay maipamahagi or ma-share natin itong kakayanan natin at talento natin. At alam ko po na sa tapat na aking pagsisilbi sa bayan ng Mangaldan at sa aking barangay, gusto ko pong i-share yan sa ating pong ibang bayan ng 4 distrito. Okay. Yan po. Texter 733, Cap Richie, why not run as councilor muna sa Mangaldan, which you have a greater chance of winning than board member? Yeah, naging councilor na rin po tayo bilang ABC. Magandang tanong po yan. Naisip ko na rin po yan, but nung nalaman ko po na ito pong last time na lumaban ako noong 2019, actually, naisip ko na sabi ko, parang lalaban pa ba ako na pandemic ngayon? Kasi, ang hirap po nga, alam nyo naman po, kailangan po natin isipin ating pamilya, pero mas nananaig po sa aking puso at isip at dugo na gusto ko po talagang magsilbi sa 4th District kasama po ni Vice Governor Mark Lambino. Kasi po, nakita ko po nagkaroon na po ako ng relasyon sa ating po iba't ibang barangay officials ng ibang bayan. Hindi po tumigil ang aming komunikasyon. Alam mo, Sir Jay, during the pandemic, hindi lang barangay ko ang tinulungan ko, ang bayan ko, pati iba pong barangay sa ibang bayan. Hindi ko na po isa-isahin. Nabigyan ko po ng tulong na hindi po nila inaasahan. Dumating po ako na nakapagbigay sa mga frontliners nila. At saka bago po ako lumaban, inikot ko na po ang 4th District sa mga frontliner dahil mahal na mahal ko ang barangay officials. Dahil kasama ko po, alam ko po ang hirap nila. Namigay po ako ng face mask at alcohol sa kanila pong bawat barangay. Dahil alam ko ang hirap. Sa maliit na bagay yun, Sir Jay, na iparating ko sa kanila na I salute you. Ako po ay talagang taas noo po ako sa inyong paghihirap dahil ang hirap po ng kami po ay natasang magbantay at asikasuhin ng barangay. Yan po ang ano ko. Kaya po Sir Jay, nagkaroon po ako ng programa nung ako po ay Liga President sa pagmamahal sa barangay official. Hanggang ngayon po itinutuloy po ng aming organisasyon sa Liga na meron po akong ginawang sistema na hospitalization at death benefits ng lahat ng barangay family. Since 2010 po yan hanggang 2013 na ako po ang nagligat. Binuo ko po yan. Inayos ko po yung sistema na yan para makakuha sila ng assistance kung sila po ay mauhospital. At kung sila po nang po ay nawalan, namatay, sa kasawalang palad. Pero po, meron pong automatic na manggagaling sa Liga sa ating pong, sa aming organisasyon. After ko po, tinuloy-tuloy na po ng iba pong mga kasama kong Liga President yung magandang programang ginawa. Yan po ang legacy ko po na tingin ko po na gusto ko pong ituloy sa probinsya na sana lahat po ng mga naging ito pong mga barangay officials dahil alam naman po natin na kami po ang talagang sinabak sa pandemic, isa sa mga frontliners other than sa mga nurses and doctor, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ito po ang kaya siguro po ilabang ko na magkaroon po ng talagang benepisyo para sa lahat ng barangay family down the line hanggang sa utility hanggang po saan na magkaroon po ang suporta ang probinsya sa pagdating sa kanilang pong health problem at sa mga nagtrabaho po sa mga barangay. Texter 6638 Cap Richie Abalos, may plano ho kayo sa mga LGBTQI? Ano naman po ang nakikita naming pag-asa po ngayon pong pandemya? Kami po mga senior citizen sa 4 distrito. Gandang tanong yan. Buti na tanong po yan. Gusto ko po sanang ako, gusto ko pong i-share
ang good practices ng aming pong bayan. Ang aming pong bayan through the leadership of Mayor Marilyn D. Guzman Lambino, ang mga maintenance at gamot ng mga aming senior, Sir Jay, ano, ay pinamimigay na directly at sa mga barangay. Idinideliver na po namin ang gamot sa kanilang mga kabahayan through our BHWs. Kinonsolidate po namin lahat ng mga senior citizen ng mga kanilang pumagamot, vitamins para sa diabetes, para sa hypertension, high blood. Kung ano po ang kaya ng LGU at RHU namin ay ipinamamahagi na po. Idinidistribute na po sa bahay-bahay through the barangay officials, BHW na nakasulat na po yan ng mga bawat pangalan. Yan pong good practice na yan, gusto ko po sana na i-propose sa ating pong probinsya, sa 4th District, na sana po ganyan din po ang gawin ng ibang LGU. Paano po nila magagawa? Siguro dapat po mabigyan din po ng pansin, ng tulong ng probinsya, ng health services na masuportahan sa supply ng gamot. Dahil alam po natin, alam nyo po ang ira o ang pondo ng ating pong probinsya for 2022, Sir Jay, is 6 billion. Nadagdagan po ng 1.3 billion ang ito pong 22 because of the Mandanas ruling. Siguro po, pag tayo po napagbigyan sa mga senior, dahil alam nyo po, sila po ang mas maraming sakit, sana po dito po sa maliit na bagay na hindi na nila kailangan pumunta sa mga RHU unit, ay idadalin na po ang kanilang mga gamot sa kanilang kabahayan. Na yan ang gusto ko pong i-propose sa ating pong probinsya, na sana yung good practices na yan ay gawin na po sa ibang LGU with the support of the provincial health unit ng suporta sa gamot at mga tao na mga doktor, para po meron tayong quarterly medical mission para sa mga senior citizens, Sir Jay. Texter 1568, ano po ang plano ninyo kung sakaling hindi pa rin ho kayo palalin at maging board member po ng 4 distrito ng Pangasinan? Ay, tuloy-tuloy lang po. Bata pa ho tayo, Sir Jay. Parehas mo, 49. Ako po ay 44. Nasa 40s lang po tayo. Ang pagsisilbi po, alam nyo po, nasa puso. Nakikita po ng aking pamilya. Suportado po ako ng aking asawa na taga San Fabian, na ituloy mo kung ano man ang inyong challenges sa buhay. Dahil alam niyo po, Sir Jay, ang iba po kasi pakiramdam pag nakakatulong ka, Sir Jay. Hindi sa, dahil hindi naman po kami bilyonaryo. Tama lang po, may negosyo pong konti. Mapag-aral yung mga anak ko. Ha? Okay na ako doon. Basta importante siguro yung aking pong kaalaman, connection sa mga tao, para po makatulong sa ating mga kabarangay o ating kababayan. Tuloy-tuloy po. Whatever will happen, I will still in what way may I makatulong sa ating pong kababayan, tuloy-tuloy po tayo magsisilbi. At naniniwala po ako, hindi ako pababayaan ng bayan ng Mangaldan, dahil gustong-gusto po ng bayan ng Mangaldan na makapagsilbi tayo sa ating 4 distrito na napanahon na po na para po may board member po na sa tagbayan ng Mangaldan. Alright, Texter 9063, nasa linya po kayo ng Team Aguila? Yeah. At ganun na rin po ng Lambino. Ano po ang komento ninyo sa mainit na usapin po sa bayan po ng Mangaldan ngayon between two mayors? Ay, opo. Hindi, at actually, pahabol dito, hindi ho ba kayo naapektuhan sa pagtakbo ninyo bilang board member? Think ko hindi naman, dahil ayoko nang masyadong ano, Sir Jay, yung i-expound masyado, explain yan. Pero hindi po, dahil nasa katotohanan po yung amin. Ako tali po na medyo involved ako ng konti, dahil nag-prove po ako na yung pong isang allegation hindi totoo, dahil po kasama ko sila yung araw na sinasabing mayroong allegation sa kanila. Kami po ay nasa Baguio ng 5 araw, sila po 5 araw, ako po ay 2 araw, 3 araw na nandun. Yung dates po na na-allegate sa, kasama po ako hanggang gabi po, hanggang the next day po kasama ko sila. So tingin ko po, sabi nga nila, Sir Jay, ang mangga hindi mo babatuhin kung walang bunga, di ba? Siguro hitik. Po, hitik na hitik sa bunga, so babatuhin mo ng kung ano-ano man dyan para po manira or ano po man. Pero kami po, kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin po kami
na mga kampanya, magsisilbi, dahil ang aming pong panata, ang aming pong pinasinumpaan ay magtrabaho sa mga tao. Alright, Texter 6323, may mandato po ba ang barangay para piliin lamang ang bibigyan ng indigency certificate? At ano po ang pwede natin gawin sa mga sinisingil nila ngunit wala pong resibo sa barangay? Ako po sa barangay ko po kasi, Sir Jay, wala akong sinisingil eh. Libre po ang certificate indigency ko eh. So, yan lang po ang masasabi ko. Pero yung wala po akong pinipili, syempre malalaman ko naman po kung talagang indigent ka. Tsaka kami po, may database po kong pinagawa, Sir Jay, sa aking barangay. So, kilala ko po lahat ng mga tao sa barangay. Dahil, Sir Jay, kailangan mo rin tulungan sila sa panahong ito. Kahit sabihin mo dati, may kaya sila, paano po itong pandemic? Sila po ay nawala ng trabaho. So, hindi po ako naniniwala na hindi mo makikilala ang tao sa barangay. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kilala mo ang mga bawat tao sa barangay. Kung certificate of indigency lang, wala pong bayad sa barangay namin. So, ewan ko lang po sa ibang bahay, barangay. Pero sa amin po, hindi po ako naniningil ng anything. At yan ay libre po sa amin. Texter 7365, ang ayuda ay para sa mga mamamayan. Ano po ang komento ninyo sa mga barangay captain na ayaw pong papasukin ang mga ayuda na manggagaling sa kabilang partido? Ako po, lagi ko pong kahit noon pa man, dahil ako po ay napupunta sa ibang partido, na dahil ako lumalaban din at that time, hindi ko po pinipigilan. Ako po ay open sa aming barangay. Dapat po para makilala. Sabi nga nila, ginawa ang eleksyon para po maging democratic country nga tayo, di ba? Democratic, pwede po, open po, magpakilala, magbigay ng tulong. Lalo na po kung tulong, Sir Jay, parang pinagdamutan, babalik ulit. Pinagdadamutan mo na naman na makapagbigay ng tulong yung mga dapat makapagbigay. Dapat hindi, kasi para sa kanila yun eh. Hindi naman hinihingi ng tao, pinipresenta nila. Bibigay natin. Kaya hindi po ako pabor na hindi po pagbigyan ang isang pong kandidato o kung sino man na magbibigay ng tulong sa isang lugar. Dapat po i-open nyo po yan. Dahil para pong pinagdamutan nyo na naman ang tao ngayon. Napakahirap po ng buhay ngayon. Nasa kanila na po later on yan kung sino po ang kanilang papanigan o kanilang iboboto, kung nakikita nila kung sino ang karapat-dapat. Kesyo kaalyado o hindi. Kaalyado, ibigay ninyo ang ayuda na gustong matanggap ng kapwa masasabi natin mamaya. Masasabi po yan sa barangay ko, Sir Jay, hindi ko po pinipigilan yan. Salamat po, Cap Richie Abalos, running for board member ng 4th District of Pangasinan. Alam niyo po, as much as I really wanted to occupy, of course, welcome lahat ang inyong po mga text messages. We're running out of time, pero bibigyan ko po ng chance ang ating pong guest para po magsalita po para sa kanyang pong mga nasasakupan at mga kababayan natin sa 4 distrito ng Pangasinan. Capricci. Yeah, Sir Jay, maraming salamat ulit sa pagkakataon mo. Noong una medyo hindi ako nakapunta dahil medyo nag-ano tayo dahil mahirap naman po. Kaya ngayon po binigyan niyo akong pagkakataon ulit sa mga kababayan ko sa 4 distrito, sa San Papian, Manawag, San Jacinto at lalong-lalo na sa aking pong bayan ng Mangaldan. Sana po pagbigyan niyo ako na makapagsilbi sa inyo. Alam nyo po, marami na rin tayong pinagdaanan, eksperyensa, marami na po kayong nasubukan na may ibang mga board member. Siguro panahon naman na mapagbigyan nyo kami, mapagbigyan nyo ako bilang isang board member nyo na taga Mangaldan, na nakapang-asawa sa San Papian. Kaya bigay nyo po sana, kasi sabi nga nila, Sir Jay, paano mo malalaman kung masarap yung pagkain kung hindi mo titikman? Pagbigyan nyo ako ng 3 taon, pag hindi po maganda, nasa inyong kamay din po kung hindi po ako karapat-dapat dyan sa 4 distrito sa Sangguniang Panlalawigan. Dahil alam ko po, kami po ay isa pang progressive. Kasama ko po ang mga progressive leaders, kaya po kay malakas ang loob ko. Dahil alam ko po ang mga makakasama ko ay kung ang iniisip lang po ay para sa kabutihan ng probinsya ng Pangasinan at kabutihan ng lalo na sa aming pong distrito, sa 4 distrito ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong suporta, dahil alam ko po kada ikot ko po nararamdaman ko po ang kanilang pagmamahal. At sabi nila, Kap, ikaw naman, panahon mo na, ikaw na ngayon.
Salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang ating tapatan ni Pangga Thursday Edition. Kasama po ang ating pong tumatakbo pong board member nga po sa 4 distrito ng Pangasinan, Honorable Cap Richie Abalos. Cap Richie, stay safe and stay healthy. Maraming salamat po muli sa tabayan na po sa araw po ng Lunes at meron pa po tayong katapatan ni Pangga 2022. Salamat po ng mga kababayan natin na nakikinig po, pagpatuloy po ang suporta at panonood ng ating pong tapatan ni Pangga 2022. Dito lang po yan sa nangungunang stasyon sa Dagupan at buong Pangasinan. 90.3 Energy FM. This is Jay Uriles. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. BioFlu Bangon Story ni Luis Manzano.